Hey guys! Salamat sa pag-click sa video na to ha. Dibale, check na masusulit naman panonood mo dito. Kasi isa ito sa di malilimutang karanasan namin sa paghahanap ng ultimate destination na hindi naman kalayuan sa amin sa Cavite. Keep on watching at huwag bibitaw. Ganda dito, promise. Ang Maragondon Sanctuary ay nasa dulong parte ng Maragondon, Cavite, papuntang Patungan Cove. Ito ay halos kalapit na ng Nasugbu, Batangas at pinaniniwala ang hitik ito sa yamang dagat. Dito nagpaparami ng supling ang iba't ibang uri ng laman dagat tulad ng mga isda. Huling napadan kami dito noong 2017 ay kaunti o halos wala pang nakaka-discover na pwede pala ito babain ng mga motorista at pagliguan. Welcome po at masayang pagbabalik dito sa aming YouTube channel. Ito po yung biyahe namin sa Maragondon Sanctuary last April 8, 2024. Samahan niyo po ako bisitahin itong lugar sa Maragondon na nasa tabing dagat. Kasi matagal na din namin itong pinagpaplanuhan putaan at sa wakas ay nabiyayaan ng panahon at konting budget para ganap na ma-experience ang lugar, nature at makapagtampisaw sa tabing dagat ng Maragondon Fish Sanctuary. Tulad ng dati, dapat po isama niyo sa pagbabudget ng oras ang haba ng biyahe. Since na nasa Imus, Cavite lang po kami, ay 2 oras lang po ang itatagal ng biyahe para makarating dito sa lugar. So kung plano nyo po ay makarating doon ng bukang UAY or around 6 AM at ang biyahe ay tatagal ng 2 oras, dapat po ay makaalis kayo ng bahay ng around 4 AM. At yun na nga po ang ginawa namin. Pero since na excited dahil first time pupunta ng lugar at biglaan din nakapag-decide sa pamamasyal, nakaalis kami ng bahay around 4:15 na ng madaling araw. Makakatulong po ang Google Maps para sa ilang detalye ng inyong paglalakbay para malaman kung ilang oras tatagal ang biyahe at kung saan dadaan. That way, mapaplano niyo po ang mga dapat ihanda tulad ng para sa toll fee at fuel at mga dapat baunin upang hindi mainip sa sasakyan. Anyway, may nakausap kami tungkol sa pag-fishing. Mukhang malaki na kinita nito, sir. Medyo malabo-labo na. May alam ka pala dyan na ano, bangka na pinarerentahan. Pinarerentahan? Oo, para makapag-fishing. Meron po. Magkano? Magkagano? May ilang tao ba sa sakali? Bawa. Sa kami. Kayo-kayo lang? Isa din sa mga pinaplano namin na makapag-fishing at makahuli ng malaking isda. At isang paraan dyan ay ang mamargila ng bangka. Uwi nang siyempre bago uminit ng 30, mga ganun lang. Para lang makapamuwi. Mga nasa magkano kaya? Medyo mahal ang scene na sir, isang ganyan ganyan. Mga nasa magkano? Mga 1.5 yan, sa new book. Ganyan. 1.5. Gawa lang ganyan kasi. Pero di motor yun. Motor? Oo. Pwede na yun. Kung ganun. Magkano kontakin ka namin? Yun ba yung number mo? Oo. Oo, yun kami lang. Tapos kasama yung bangkero. Isang bangkero. May ari talaga yun ang bangka yun. Oo. Kasama niyo. Tapos saan madadala yon? Saan dadala yung bangka? Diyan sir, sa mga spot ng mga fishing spot. Fishing spot, yung sa El Praile, mga ganyan. Ay, malayo siya El Praile sir. Ayun nga pala dito, no? Dito lang. Sa mga Crocodile Island. Alam na sir, alam na yung mga kusang bandang ano. Sige, kami pupunta muna din sa aming ano, biyahe. Salamat. Sa'yo ba yung aso na yun? Sa'yo yung aso na yun? Scooby-Doo! Ito pong pag-picture taking sa Kaibiyang Tunnel ay optional po namin na plano dahil originally ay gusto namin makarating sa Fish Sanctuary nang hindi pa gaanong sikat ang araw. Pero dahil pwede naman saglitan at meron naman matatabihan ng sasakyan namin, why not? Yes! Nakalampas kami! Sa Kaibiyang Tunnel! So hindi po kalayuan makalampas ng Kaibiyang Tunnel ay ang view deck na pwede po hintuan ng mga motorista at makapagpahinga at maglibang sa magandang tanawin ng karagatan at kabundukan. Ito na po yung hilera ng mga parkingan na meron din babaan papunta sa dagat.
Yung unang nahintuan po namin ay natutulog pa po yung bantay. Kaya nakatatlong lipat din po CR. Kami ng parking hanggang sa may makausap kami na nabigyan kami ng magandang deal. Umelo? Pakuan? At sa halagang 600 ay nabigyan kami ng isang cottage at parking slot para sa buong maghapon na. Since na kami lang visitor ng panahon na yon at dahil off-peak season, ay nabigyan kami ng ganung discount mula sa original price na 1,000 per cottage. Good for 4 person. Ang hinanap po talaga namin ay yung may safe na babaan para makarating sa dagat. At di naman kami binigo ng resort na to. Gapit si Bokbok. Bilis niya oh. Ah, ito pala yung mga CR. Dito po sir, may signal na sir. Ah, okay. Uy, magandang cottage nila! So okay naman po ang kubo na in-offer sa amin. At dahil apat lang naman kami, ay sakto lang ang laki niya. Eh dyan sir, mababaw pa po yan dyan. May pool na rin pala ha. Hindi na po amin yan. Iba naman yan. Ito po, may pool din po kami. Ayan. Yun! Ay, kaya pala may deep well kayo ha. Ano kasi po yan? Meron tubig, dagat din po yan. Tubig, dagat din? Yun! Okay na, dito na kami. Opo, opo. Sige, salamat. Anong pangalan mo, Tol? Okay po, sir. Makoy. Okay. Salamat. Meron din outlet para sa mga cellphone charger at maliliit na sound system. At meron din naman mga CR at shower rooms. Meron pala siyang ano, semi-developed. Kailangan talaga ng mga taga Maynila na ano eh. Makapagdagat eh. Almusal muna tayo. Bali mo muna yung ano mo. Wow, may kuryente. So, may ilaw pa. Kaya pwede mag-overnight talaga. Tayo lang ang tao. Bingo! Ito po yung tubig sa dagat ng Maragondon Sanctuary. Ubod ng linaw po, halatang hindi polluted kasi nasa gilid po siya ng mabatong bundok. So, ganito na pala ang itsura. Sa tingin ko po ay matagal na panon ito magiging ganyan kalinaw at kalinis. Kasi hindi naman po kaaya-ayang tira ng maraming tao ang lugar. Kasi nga po, mabato siya at matarik ang gilid ng bundok. Okay. Relaxing. Balik muna ako rin sa cottage. Dito ako dadaan para makapag-almusal. Ah, ito yung access sa pool. 200 per head pool. Uy, may mga isdang haba oh. Yung parang ano, ting-ting. Maganda po pagmasdan ng mga rock formations, kahit ilan lang masasabing malalaki talaga. Na-imagine ko tuloy kung ilang milyong taon bago na po ang ganitong klaseng mga batuhan. Wow, babaw nga! Saka medyo buhangin din, oh. Okay. Tapos, hindi madumi! Kahit pa paano, kahit na-develop na itong mga to, kataas, kung ano ang sinemento nila, kahit pa paano, meron pa rin talaga na naiiwan na kaya doon mga bato-batuhan na kumbaga sasabi mo na ano talaga siya, nature pa rin, nature. Siyempre kailangan yan para amenities ng mga mag-i-stay dito. Sobrang linaw po ng tubig ay talaga naman na maengganyo kayo na lumangoy at magbabad. Eh sakto din na mas tumitindi na init nitong summer. Pa din ko malinaw. Kalun ka na. Takot ka, no? Ang Maragondon Fish Sanctuary ay isang protektadong lugar sa Maragondon, Cavite na may layuning pangalagaan at mapanatili ang kalikasan ng marine life sa lugar.
Ito ay isang pangunahing destinasyon para sa mga manlalangoy, snorkelers, at mga marine enthusiasts. Ito ay tanyag sa malalim na dagat, malinaw na tubig, at mga corals na maaaring makita sa ilalim ng tubig. Ang lugar ay sumusuporta sa iba't ibang uri ng marine life tulad ng iba't ibang uri ng isda, corals, at iba pang mga organismong nabubuhay sa ilalim ng dagat. So ito yung sinatawag na fish sanctuary, kaya kaparang isda nito ay batuhan, maliliit, hinahin sila, yun, no? Nagtatalunan. Ang mga bisita ay maaaring mag-enjoy sa paglalangoy o pag-snorkeling upang masilip ang kagandahan ng dagat at makita ang iba't ibang uri ng isda at iba pang mga nilalang sa ilalim ng tubig. Right. What an experience! Tawa na ba pala kaya? Nandito ang laki, oh. Dumaan pa ganun. Huwag na ito kalapad, oh. Napalad. Ay, dikya nga. May dikya, oh. Wow! Vitamin C! Oh, daming bilis, oh! De, bilis! Ang dami! Ang Maragondon Fish Sanctuary ay isang lugar na nagbibigay ng hindi malilimutang karanasan sa mga bisita na gustong ma-experience ang kalikasan at ma-appreciate ang kagandahan ng marine ecosystem. Ito ay isang lugar na may magagandang tanawin ng kalikasan kung saan mararanasan ang malumanay na alon ng dagat at malalapad na batuhan. Maaari kang magtampisaw sa malinaw na tubig ng dagat o mag-relax sa tabi ng baybayin habang tinitingnan ang magandang tanawin ng mga bundok at kagubatan sa paligid. Maaari ka rin mag-engage sa iba't ibang mga water-based activities tulad ng diving o kayaking. Siguro sa susunod na balik namin dito ay dapat makapagdala na ng snorkeling gear o diving gear. Meron din naman po dito kayak na pinarerentahan tulad ng nakikita nyo sa video. Pero since na hindi kami interested, kasi nga hindi pa sanay lumuha yung mga bata, ay pinagpaliban na muna namin ito. Halos wala po kaming nakitang basura sa dagat, mga mam at sir. Panalo ang lugar na to sa kalinisan. Ito yung tipong kahit makalunok ka ng tubig dagat ay okay lang. Kasi hindi mo iisipin na baka mamaya ay sumakitan tiyan mo o magka-diarrhea ka. Dahil sa linaw ng tubig sa dagat na to, ay di ka magsasawang lumungoy at magtatalon at sumisid. Di na nga namin alintana yung mga nakasulat na bawal tumalon at tumayb. Kasi talaga naman, very inviting yung linaw ng tubig. Ito yung para kang nakapunta sa probinsya na malayo sa Metro Manila na sobrang linaw pa ng tubig kasi nga konti lang ang mga taong nakatira. Ko, sabi o, at your own risk. No jumping. No diving. Swim at your own risk. Okay. Alam ko po pwede din dito mag-fishing. Kasi sa bandang unahan ay may nakita kaming naniniwit gamit ng fishing rod. At dahil nga po ang plano namin dito ay maligo lang at i-check ang lugar, ay di ko na muna dinala yung fishing gear namin. May mga boundary po pala ang mga visitor dito. Kung saan resort po kayo nagbayad, ay dun ka lang din po sa vicinity nila pwede mag-swimming. Itinuturo naman po ng mga tauhan ng resort kung hanggang saan lang pwede yung mga visitor. Pero siguro iba na ang usapan kapag nasa medyo malalim na parte ng dagat ang pinaglalamoyan. Pero dito, dahil 2 hours lang ang layo sa amin sa Imus, ay sulit na talaga. Alon, sisid, langoy, picture taking,
hanggang sa halos masunog na pala mga balat namin dahil sa ilang oras na din kami nasa tabing dagat. Gusto ko man pumunta sa parting malalim pinagpaliban ko na din muna kasi dalawang bata ang kasama ko at ako lang inaasahan nila kasi di pa din sanay lumangoy mama nila. Ako nga po pala di pa din sanay lumangoy at kulang na din sa ensayo. Ano pala yung nangyari? Kita yung discount susunod na balik. Sige po, Ma'am Rose pala, si Ate Rose. May kasama siya mga kliyente. Sinamahan niya rito. Kaya yung may-ari nito? Resort, swimming pool, and scuba diving spa. Wow, we're going to eat lechon baboy and lechon manok with rice. Wow, ang ganda naman ng background mo dyan ko. May swimming pool na. May dagat pa. May bundok pa. May batuan pa. Saan ka pa? Dito na. Wow, ang sarap na makain. Hindi mo ah. Lechon, oh, lechon. Wow. Wala, lechon lang eh. Lechon baboy. Lechon manok. Yan ang view. Kain tayo guys. Lechon. May na lang kamay. Minsan lang to eh. Gusto busin na natin. Talo kayo? 5, 6, 7. Bukod po sa tindahan na nakapwesto sa taas sa side ng highway, 108 steps pala to eh. Ay meron din naman po store sa baba na pwedeng mabilhan ng mga items. Grabe. Tulad ng soft drinks at mga chichirya. Ano? So okay ba dito? Yes na yes. Sulit po ang binayad namin sa cottage at parking at sa biyahe. Wala po akong masabi kundi nakakahingal, umakyat at masakit din sa hita at binti. Siguruhin niyo po na dala niyo na lahat ng need niyo pababa para di niyo na kailangan umakyat ulit para may kuhain lang. Pero magandang exercise din sa hita yung akyat ha. Pwede din po pala mag-overnight dito at may mga rates po sila kung plano niyong mag-overnight stay. Recommended po para sa lahat ng lugar na to. Talagang nag-enjoy po kami dito lalo na ang mga bata. Kahit wala po siyang buhangina na usually nahanap ng mga bata kapag naliligo sa dagat. At mag-enjoy pa din sila dahil may matatalunan sila at sakto lang ang lalim ng tubig para sa mababang talunan. Sakaling plano niyo po pumunta dito, syempre ina-advise ko po na mag-rush guard kayo kasi di naman po nawawala ang mga dikya. Pero maliliit lang naman po yung dikya dito at ilang piraso lang din. Maglagay din po kayo ng sunblock ha, yung SPF 50 para kung sakaling malibang kayo sa pag-stay at maarawan ay protektado kayo sa sunburn. Okay, hanggang dito na lang po at sana ay makatulong ako sa pagbigay ng idea sa inyo tungkol sa lugar nito at di naman kalayuan ito sa Metro Manila. Ang Maragondon Fish Sanctuary. Paalala lang po sa mga di pa nakapag-subscribe, nag-subscribe na po kayo at pakihit na din ang notification bell at pakilike and share din sa mga kakilala. Yun yung ulo ni Garfield. Diyan nakatira si Garfield. No, 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 no. Yung Noah's Ark. Napadpad nung huling ano. Lumaki ulo ni Garfield tapos sinamit sa naging bato. Ano sabi mo Garfield? Sino mas art na bato?
100 Steps Place Resort, Sitio Quarry. Okay. Ayan, parking. Kita ba? Go home na kami, go home. Go home, go home. Kaya, go home na, go home. Para ano lang, remembrance ng pag-uwi.